Tinungaagaw sa asawa ko! Ganito ubo niya, di matataba ang ubo. Bigat. Para may achievement ako tuwing nakakapit ako. May bangon sa ilong ko. Alam niyang fake yung ilong ko. Ay, masayang ako muna, mukhang matagal to, Jose. Okay lang tayo, kasi siya kapok sila. Ah, sa gagamba galing to? Hindi, sa ah, hindi. Ay, maybe, handa kayo. Baby daw! Bayan laki nga! Si Jollibee na yun eh! Yung pinapakain namin sa mga hayop. Every kailan kain ito? Dito yung mga ibang lugar. Ilan? Ang kamay lang ba na yan? Baboy mo! Pinababoy niyo ako! Eh, tumayimik sila. Gusto nila yung drama ko. Ilan? Ay, mayroong hayop! Joseph? Sa pugo. Ang ganda-ganda ng farm. Dito kami actually natulog. Ayan na! Magandang araw po, Miss Ale. Si Joseph! Pinuntahan natin dito sa Bohol. Hi, Joseph! Si Joseph nagbigay ka agad ng trabaho. Nagbigay agad sa akin ng basket. Oo, kasi nga tayo ay papakita niya sa atin ang kanyang farm. Gaano katagal mo na to farm? Gaano mo katagal ito, binild? Oh, nasa 3 to 4 years po. 3 to 4 years mo inayos itong farm na ito. Yes, at ngayon nga, sisirain naman natin. Ngayon, bibisitahin na natin ang ating Joseph Agricultural na bakit pa? Agricultural Farm. Pero ito na, sisimulan na natin ang ating ano. Dahil napakaganda ng farm ni Joseph at talagang makikita mo na lahat ay organic. Matutuwa actually dito si Ma'am Lauren. Ikaw, nagsasaka ka talaga. Yes. Araw-araw. Yes. Ano mga sinasaka mo? Pagtatanim po ako ng mga kalabasa, ng mga gulay dito sa farm lahat po. Ay, eh, ba't ito? Ano ba itong mga to? Wala ito lang. Yung mulberry. Ay, special yun na, mulberry. Ito, tumakain. Kinakain po ito sa akin. Bali. Blackberry yan sa amin. Mulberry pala mulberry dito. Uy, social to ah. Meron pala dito. Pwede pala dito yun. Tapos yung dapat dahon, malamig. Oo, yung dahon pinapakain sa mga hayop. Kung medyo wala na tayong palay. So, ano, kailan ba kayo nag-ani? Kahapon. Kahapon. Tapos hindi natapos. Joseph, bakit ka nag-ani ka agad? Alam mo, pupunta ako ngayon. Iniinit ang ulo ko, Joseph. Akala ko nung isang buwan pa kayo nag-ani kanina lang. Meron pa ba? Okay, sige. Akala ko parang sinadya mong mag-ani nang wala ako dito. Okay. Bakit Joseph the Explorer? Ay, mag-explore. Tapos yung mga recipe, mag-explore din ako. Gumagawa ko na sarili ko mga recipe. Ever ba Joseph the Explorer na wala ka na? Joseph the Lost. Ito naman ngayon, ano itong nakikita natin? Ang ganda dito. Man-made din to? Yes po. Ano naman to? Anong nasa loob nito? Mga African hito tsaka tilapia. Ay, hindi nga. African hito. Tapos ang babae niyan, African hita. So ito ang iyong kubo. Paano mo ito ginawa, Joseph? Wala kasi kaming lugar na pwede mag-stay at pag-family ko at yung mga pinsan na relatives ko kaya na-build ko ito pala. Kasi sama-sama kami kumakain. Ang presto. Hindi kayo pasok kayo. So yan, when the time is right, I will Lord will make it happen. At eto na nga, nangyari na nga na nag-delete na ako. So, papaalisin ko na kayo dyan. So ito yung ating, dito kami kumakain, ang ganda dito, oh, may mga menu-menu pa. Ito, totoo ba yung menu na yan, Joseph? Oo, kasi meron itong mga followers na pumupunta dito, tsaka yung family members. Talaga na pwede ka mag-order? Yes po. Yung mga family ko, kibigan, ganyan. Yung mga berry, kasi nga yung banana, manok, pinauga. Ano yung manok, pinauga? Inuuga lang yung manok, kasi yung yun. Yung walang sauce, yung traditional Bisaya na pagkakaluto ng manok. Hindi ko lang nakarilang pa. Lechon kawali yan, anong ko yan? Nilarang isda. Ano yung nilarang? Yung sinabaw na isda dun sa Bisaya. Maraming kamatis. Ang ganda talaga. Alam mo, ang ganda talaga ng bahay kubo. Kasi presko. Lahat na napunta ko ng bahay kubo, presko. Kasi nga, ang galing dahil perfect to sa ano natin, weather. Sila lang nag-ano nito, design-design na kung saan yung mga ano, di ba? Lugar-lugar. At ito, ano naman itong mga to? Ito yung mga products na gawa ko po. Dapat maibenta mo to lahat. Saan pwede bumili nito?
Sa Shopee po, pwede po yung mabili sa Shopee. Ano to? Yung, abo ba to ng... Hindi. Yung spider shell. Alo, abo ba to ng lola mo? Ano? Spider web? Spider shell. Tapos, pinag-dehydrate ko. Yun yung pong pampalasa. Yun yun. Para ito sinasabi mo, ano? Oh, no need na gumamit ng mga products na pampalasa. Ito, natural lang. Talagang sumasarap. Spider? Spider shell. Shell. Parang saan? Spider. Saan? As in, ang gagamba? Ay, yung tawag sa kanya is spider shell. Pero sa tawag dito, saang. Saang. As in, sa gagamba galing to? Hindi, sa shell. Ah, hindi, okay. Akala shell. Akala ko gagamba talaga sa seashell. Spider. Oh, ah, seashell. Spider. Ah, okay. Shell. Tapos kahit ano, pwede na to. Panlasa daw to. Panlasa. Parang ano, ataw doon, Seasoning. All-in-one seasoning daw to. Bibili ako niyan. Tsaka ito, suka. Ano naman itong suka mo? Yung suka na... Coconut. Ito yung nalasing ka, tapos sumuka ka. Ito na, ginawa mo na lang bote. Ano to? Sweet coconut. Sweet coconut. Coconut. Sorry. Your coconut. Ang dami niyang product, oh. Kasi may mga laurel leaves din siya. Tapos lahat yan galing dito. Oo. Mm. Pwede niyo rin makuha yan, pati tambeya. Okay. Ito rin, meron din siyang mga ano, oh. Bili nga ako dried chili. Ikaw rin ang da-dry nitong mga to? Yes. Ang ganda talaga dito. Ano yung bundok na yun? Sierra Madre ba yan? Marayo pa rin ang Sierra Madre. Gano'ng kalaki itong farm mo? Nasa 1 hectare. 1 hectare. Tapos talagang bawat sulok, nilagyan mo na talaga ng mga lalagyan gagawin. Galing. Okay. Ano yung magpitasan ng gas? Pwede. Oh. Pwede na magpitasan yan. Frutas. First time ko. Ay, sige na, balik na natin. Cups lang. Ay, hindi na pala pwede ito. Yung dahon, wala. Hindi ko pwede nga. Ay, pwede kung gusto mong buwan. Ano ba? Papsiho? Ano? Papsiho nung sila. Tapos, ay, ito ginagamit ba doon? Mangga, talaga? Pampasa. Minsan parang nahuhula ka na lang, Joseph. Ang galing mo magluto. Paano mo naiisip yung mga ganyan? Mahilig talaga ako magluto man sa mama ko at sa papa ko. Ah, mahilig kayo magluto ng pamilya. So na-train ka. Oh, ito ano naman ito? Ano ito? Papaya. Drops? Papaya. Drops. Ito yung red na papaya at tapos yung yellow na papaya. Parang colorblind ka. Green lang lahat sila. yung laman mo. Ah, pagka na hinog. Mga ilang gano'ng pakatagal mahinog yan? Mga every week may nahihinog ng dalawa at tatlo. Tapos kukunin mo na lang. Ngayon hindi pa hinog. Pero pwede to sa tinola, tama ba? Oo, hindi. Tapos yung pickles na papaya. Ah, talaga? Atsara pwede? Oo, yes. Ito naman, ano naman itong mga tanim mo dito? Ito, American lemon. Ay, favorite ko yung okra. Ay, bakit red na naman yung okra mo? Ba't kakaiba kulay dito? Di ba dapat green? Oo. Bakit red? Ito yung variety na color and red color. Tapos nagigreen siya o... Hindi. Pero pag niluto na, nagtitransform ito color. Ah, para pala kanya yan, tamelo. Uy, red yung okra nila. Pwede nang kunin yan? Yes po, pwede ka pumalitas. Pumitas ako. May bango sa ilong ko. Alam niyang fake yung ilong ko. So ano yung ano dito? Ang kukunin ko dito pa. Kasi ako magpapitas dyan. Kahit? Papitas ko dali. Mura lang. Oh, pwede nang ma-harvest eh. Kahit ano? Oh, sige. Okay. Ah, Joseph, kung hindi ka tutulong, umalis ka na muna dyan. Tinuruan kasi ako dati ni Mam Lore mo. Ilan? Marami kasi magluluto tayo ng Utan Bisaya. Uten? Utan Bisaya. Sa uten, iba yung uten na turo sa akin kasi sa Bitaya. Gulay. O sinabuhang gulay. Pwede ba yun? Nalilis pa pa. Ito? Yung malaki. May kumagat sa akin. Hoy, mga langgam, kinakausap ko kayo, hindi mo na kung ano, susubo ko kayo kay Mikey Busto.
malaking patola dito. Wow. Galing ko. Pag ganyan lang ang gagawin. Hindi ko nang hawakan, may gagamba kasi baka kagatin ako nung gagamba. Diyos, hindi ba? Very good. Yeah, natututo ka. Alam mo, Joseph, dito sa lugar namin, hindi pa pwede rito yung parang utos-utos lang. Dapat siya talaga rin ang gumagawa. Yeah, natututo ka na sa buhay probinsya. Buti yan. Magagamit mo yan pag papakasabi mo. Ayan. Oh. Okay. Onion. Spring onion. Spring onion. Masarap yan. Gusto ko yan. Spring onion. Ito, di ba? Ano yan? Buka ka lang. From the baba. Yes. Ganyan? Oo, tapos? Ilan? Ganyan. Okay, hindi masigur. Para tinulungan mo na ako, nabagala pa na sa action ko, okay? Basta ni may tipiro, maghapog na kayo po. Ginagawa mo sa bangko. Nagkauntuban yung sundero. Ay, gusto ko yung panglad. Saan dito? Bubunutin mo lang. Bubunutin mo. Dito. Try mo muna. Sadyahan mo. Para kami nagtag-over naman. Okay, sige. Ako na. Kaya ko na yan. Sige. Ay, inimian tayo nung aso. Okay. Ang daming hayop. So, ba't ang daming hayop? Kasi matamis yung sweet corn. Kaya madaming mga. Joseph, ikaw na lang yan. Ang daming hayop. Sige. Magalit niya ako sa si Joseph. Ang dami talagang hayop. Ano yan? Hindi ba yung nakakaano? Hindi naman. Alanggam lang yan. Hindi ka natatakot sa langgam? Hindi naman. Parang kinakagat ka na, Joseph. Friends kami na langgam. Hindi ako nakagat. Friends mo pala yan. Hindi ako friends niyan. Baka kagatit ako. Favorite ni Mami Pinti yun. Organic lahat yan. Yes po. Paano mo nasabing organic? Kasi wala kami nakapay ng mga synthetic fertilizer. Natural lang talaga lahat. Yung sinasabi mo kasi may baboyan dito sina Joseph tsaka Banok Sami. Yung mga tain ng baboy, yun ang ginagamit niya fertilizer. Ayun ako, may kasama rin ako dito. Lagi tumatay, magagamit ko. Pwede pa yung sa taon. Kain ng taon, hindi pa yung pinakausap ni Joseph. Sabi ni Joseph, ito yung dahilan kaya talagang gusto ko mag-isa lang ako sa vlog. Ngayon kasi ng mga tao, so kain ka lang ako sa vlog. Sabi ni Joseph. Okay na, meron na pa lang mais. Pero man, natakot. Kung kailan tayo nakawin, tsaka abok sila doon mag-ingat. Dito tayo ngayon sa area na nag-aalaga kami ng crayfish dito. No crayfish? Yes. Ano gagawin natin sa crayfish na yan? Pwede ulamin po. Gusto mo makakain ng rabbit ni Alex? Rabbit? Ah, sige. Hindi sa kakausap. Alam mo, ikaw lang pagkakasap. Buha ka lang. Madre Biagra. Yung pinapakain namin sa mga hayop kasi madre? Madaming mga vitamins. Ngunit na mag-take pwede na kainin din yan? Hindi sa mga Madre de Agua. Hindi ba ako kagating yan? Hindi naman. Yung mga friendly yung mga alaga ko lang. Ayaw nila akong painan. Hindi ba? Kain sila. Alam ko ah. Ay, ang cute ng mga ipin nila. Natutuwa ako. Every kailang kain ito? Umaga at saka gabi. Yung hapunan. Ito lang kinakain nila? Oo. Kangkong, pabulito din nila.
ang cute. May mga anak sila? Oo, oh, pero pinamigay ko na yung mga anak nila. Hindi mo na naman ako inantay, Joseph. Ang ganda ng ano nila, ito yung pang CR nila, tapos dito yung mga ibang tulugan. Patay ko siya. Punta tayo sa kabilang garden. Yung reason kung bakit ako nag-alaga ng finish ay para for pollination, tapos para dumami yung mga harvest naming mga gulay dito sa farm. Para pala yan sa pampadami ng yes, pollination. Yes. Yan yung ito yung bees. Oo. Kaliliit lang. Ganyan talaga sa kaliliit? Yes po. Pero stainless bees. Yung honey nila is good source for antioxidant. Yun yung mga honey mo doon? Yes po. Balik na natin kung baka magalit sila. Ha? Nagagalit sila. Bakit? Kasi wala na yung bee bill. Kailangan kasi ng bee bill pag bumubukas ka ng colony. Sorry. Masarap pag may asin. Paano mo malalaman? Ano tawag dito? Libas. Or plug. Libas? Libas, o. So, patikin sa asawa ko, masarap. Ano dito? Masarap, di ba, Sisi? Bakit mo dito? Ay, parang... Ito yung... Ano ba dito? Ano ba yan? Ang palay. Ba't parang kakaiba ako? Yeah, upo. Ba't ganito upo niya? Di ba tatahaba ang upo? Ibang variety ng upo. Ang bigat. Ilan? Kahit mga 4 or 3. Malaki o maliit? Yes. Malaki. Ay! Oh. Para may achievement ako tuwing nakakapit ako. Gano'n ka? Bakit masakit yung pepino niyo? May mga thorns. Ano ba talaga ang pepino niyo? May thorns? Pag bagong harvest. Ganun pala yun. Saan? Gusto mo ng sili? Saan? Dito. Ito ba? Sili ba ito? Oh, sige. Pag-pollinate kasi sila. Ito yung oras na lumalaban sila. Wala na. Ay, ang laki nga! Si Jollibee na yun eh! Or carpenter dito. So, typical na dyan. Ayoko dyan sa baby. Ang layo nagtingin ko sa saan ang kamote. Tapos ito lang pala sa harap. Ano yung gulay? Sinakain? Pinasaw-saw sa bagoong. Bagong isda. Talbos. Talbos ng kamote. Paano pag di mo na-harvest yan? Ano mangyayari? Ano yung bulok konti lang? Hindi. Pinapakayo sa mga vermiworm for fertilizer. Ako pa ba? Sige po. Ilan ba dapat? Ilan pag gusto mo? Parang magalang pa na sa Phoenix ko. Sorry. Ilan? Yung pagkuha, gusto ako nag-upit. Halimbawa. Hindi pala ito. Ito. Kamay lang pala yan.
wala akong naitulong dito. Tapos ito pwedeng ipakain sa baboy. Ipakain natin, gusto mo? Pwede. Gusto ng baboy yung malunggay. Pagoda na ako. Tuloy-tuloy si Joseph. Joseph the non-stop explorer ka na dun. Paano ka? Ang kumakain natin. Malunggay ko sa'yo. Nagagalit na yung iba. Antay kayo! Andali lang! Pwede yung madami yung misali. Madami pala. Diet ka ngayon, Sisi! Sisi! Sister! Ozempic kita dyan! Sisi, papis pala yung misali. Ayan na, oh. So, gusto na rin ito, oh. Pag pa nandito ka sa mga baboy, sinasabihan mo sila lang, ang bababoy nyo! Walahin mo naman. Binababoy niyo naman yung baboy. Bababoy niyo! Binababoy niyo ako! Hindi mo ginagano niya. Minsan para magdadrama ka lang. Wala. Ah, wala akong ganun. Bilis ka, Joseph. Hindi ba kita mga ano yung mga nilalakatak ng isa? Ito mga tao, bigyan natin. Hindi sila kumakain kasi. No, sige. Sabihin niyo sa nanay niyo, ang baboy niya! Sige! Sabihin sa nanay nyo, ha? Dadrama ka, diba? Ang baboy mo! Pinababoy nyo ako! Eh, tumahimik sila. Gusto nila yung drama ko. Nabutan na ako ng itak ni... Sige! Sige! Sinong aagaw sa asawa ko? Nasaan yun? Nasaan yung babae niyan? Saan ba tayo? Ito bang... Ako na lang. Ano bang gagawin? Ito ang patatake. Ay, itong ganito kalaki. Bakit ganito kalaki? Oh, sige, ikaw na. Hindi na ako magpapaliwanag, Joseph. Ikaw na lang. Ano? Ay, ganun pala. Akala ko ito lang. Sige, mas pahinga ka muna. Mukhang matagal pa, Jose. Ay, ang bigat! Anong gagawin natin dyan, turon? Hindi, papahinog. Papahinog. Tapos? Papaya. Ilan? Ay, mayroong hayop! Ay, ito na pala. Kakamay lang. Kita nyo naman, na-espada na ako. Mag-e-espadahan na kami ng asawa ko.